O Ateneo at saka UST, no? Ateneo at saka UST yung laro, ginawa sa UST Quadricentennial Gym. So sa UST ginawa yung game. So I mean, na hindi naglaro to si Tungkara, no? Parang nagkaroon ata siya ng problema, hindi siya naglaro this game. So ano ang ginawa ng Ateneo? Wala silang ginawa kung hindi tumira ng inside the paint, kasi walang rim protection, walang susupalpal sa kanila. Kung mapapansin nyo, halos lahat ng tira ng Ateneo high percentage shot, kasi walang susupalpal sa kanila. Yun yung nadadala nung kanilang import na si Tungkara. Eh, hindi naglaro. So, and Ateneo is just on a roll, no? Nakukuha nila yung rhythm nila, naiintindihan na nila yung gusto ipagawa ni Coach Tab Baldwin sa kanila, yung mga ganyan. Isang concept sa basketball, kapag wala kang rim protection, ang pinakamagandang gawin is execute your play. Yun yung ginawa ng Ateneo, nag-execute sila. Ang tira na nakukuha nila is mas malapit sa ring. So, mas malaki ang chance na pumasok yun dahil malapit sa ring. And their defense hold up sa dulo. Nakakakuha sila ng steal sa dulo. Well, siguro parang nadismaya si Coach Pido dahil home court nila eh. Tapos natalo pa sila. So, yun lang. Pag walang rim protector, walang malaking player, dapat isinusubo sa ring yung tira. And execute your plays to find the best shot available. Kasi meron namang mga outside shots. Pero yung mga outside shots na yun, it comes with the flow of the offense. Kasi, kumpiyansa na yung player eh. Dahil nakakashoot sila mas malapit. So, ibig sabihin, malaki na yung ring sa kanila. Kaya na nilang tumira ng mas malayo. Nasa player na yun eh. Pag nakakita yung player, yung buong team, mahirap nang hintuin yung ganun. So, yun lang po.